sa pakising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ibang iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, sa mission totoo ang nasa. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Magandang balita mga kapuso, nadagdagan pa ang mga medalyang napanalunan ng ating mga atleta sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. 7 medalya ang nakuha ng ating pambatong gymnast na si Carlos Yulo. 5 dyan ay ginto na napanalunan niya sa Men's High Bar Event, Men's Vault Finals, Men's Steel Rings, Men's Floor Exercise at Men's Individual All-Around Event. Nanatili sa 3rd pwesto ang Pilipinas sa overall medal tally na may 30 ginto, 34 na silver at 44 na bronze. Nanguna pa rin ang host country na Vietnam habang ang Thailand ay nasa 2nd pwesto. Bibigyan ng arrival honors, honors bukas ang task force ng Philippine Coast Guard na tagumpay na nakapaglagay ng 5 markers sa West Philippine Sea. Hindi raw nagkaroon ng tensyon sa lugar na binabantayan din ng Chinese Coast Guard. May unang balita si Victoria Tulad. Sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea, matagumpay na nakapaglagay ng 5 boya o marker ang Philippine Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa pamamagitan nito, layon ng Coast Guard na gabayan ang mga mangingisda at barko na dadaan sa West Philippine Sea. Isang marker ang inilagay sa isla ng Lawak, Likas at Parola. 2 naman sa Pag-asa Island. Ayon kay PCG Commandant Admiral Artemio Abu, hindi naman sila hinarang ng China Coast Guard. 5 barko ng Coast Guard ang nandun. 1 week sila doon. Ang guidance ko sa nila, unahan nyo sila, tayo man challenge sa kanila. So ano nangyari? Eh tayo nang cha-challenge, hindi naman sila nagre-reply. Payapa raw ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Sa Miyerkules, bibigyan ng arrival honors ang task force na naglagay ng mga marker. Papuntang Indonesia, ang BRP Gabriela Silang para lumahok sa MARPOLEX o Regional Marine Pollution Exercise na gaganapin mula May 22 to 29. Sa naturang exercise, itatest ang kahandaan ng Pilipinas, Indonesia at Japan sa pagtugon sa oil spill. And alam niyo naman na oil spill knows no boundaries. So kailangan ay ready ang bansa natin at ready yung mga neighboring countries natin na mag-respond. Bukod sa Gabriela Silang, lalahok din sa MARPOLEX 2022 ang BRP Teresa Magbanwa, ang pinakabagong barko ng Coast Guard na binili sa Japan. Kasali rin sa maritime exercise ang BRP Malapascua at BRP Cape Engaño. Iyan ang unang balita. Victoria Tulad, Buong Puso para sa Pilipino. Patay na ng matagpuan ang 5 taong gulang na bata sa Batangas na nakasilid sa isang plastic bag. Sa Bacolod naman, umaaray ang mga maliit na negosyo sa wage hike na ipatutupad sa Western Visayas. Yan ang unang balita mula sa host ng GMA Regional TV Early Edition na si Adrian Prietos. Adrian. Yes, Ivan. Good morning, maing aga mga kapuso. Bagamat nakukulangan pa, tanggap na raw ng ilang mga kapuso nating manggagawa dito sa Western Visayas ang pagpapatupad ng dagdag na sahod. Mahigit 90% ng mga negosyo sa Region 6 na karamihan ay microbusiness ang maapektuhan ng aumento sa sahod sa rehiyon. Base sa inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB6, ang mga empleyado ng non-agricultural, industrial at commercial establishments sa Western Visayas na may mahigit sa 10 empleyado ay makakatanggap ng 450 pesos na daily minimum wage. Nadagdagan ito ng 55 pesos mula sa dating 395 pesos. Sa mga may mababa sa 10 manggagawa, mula 310 pesos ay nadagdagan ito ng 110 pesos sa magiging 420 pesos na. Ang mga agricultural worker naman, mula sa 315 pesos ay magiging 410 pesos na ang sweldo matapos maprubahan ang 95 pesos na dagdag. After 2 years in hiatus,
you're gonna recover on the first day of the third year, you will be able to recover. In pilit gidila, pag yung timing, terrible pa ang amount of increase. So the small ones na wala magamit capital, they're asking them to pay more, 110. At tuya ang dalag, 55, half lang. Ang in Manila, 33 pa lang gamit. Yes. Una nang hiniling ng labor group sa Negros Occidental ang 750 pesos across the board minimum wage. Emosyonal na nagtungo sa istasyon ng pulisya sa Batangas City, si Mang Nestor at Aling Nena hindi nila tunay na pangalan. Sila ang manggulang ng 5 taong gulang na bata na natagpo ang patay at nakasilid sa plastic bag sa Barangay Wawa. May 30 noong gabi, hinaharap pa na po itong bata. Ito po ay nawawala na pagkagaling sa panonood ng basketball, nawala na po itong bata. Umaga po ng May 14, natagpuan po itong batang nawawala doon po sa likod bahay nung ating suspect na wala na pong buhay at nakalagay po sa black na trash bag. Ayon sa kapulisan, base sa inilabas na resulta ng postmortem ng bata, positibong ginahasa ang biktima at sinakal gamit ang isang tali. Makita po natin, duguan po, parang medyo may pasa-pasa ang bata na parang ito'y pinahirapan muna bago pinatay. Yun po ang ginawa ng ating pong suspect sa bata. Nag-conduct po kasi tayo ng investigation doon po sa area po nung incident po, nung bata po sa natagpuan. Meron pong traces ng dugo doon po sa may banyo po nung bahay ng suspect na ito pong ating pong biktima ay galing po doon sa loob ng banyo. Kung saan po itong suspect natin ay doon nakatira. Agad namang naaresto at nakakulong ngayon ang 23 anyos na suspect. Mariin itong itinanggi ang mga paratang. Yung araw niyon ako umalis. Kaya po ako niyong palis yung araw niyon. Dahil may trabaho pa ako. Kaya ako na yung nakagbintangan. Dinin na lang po nila ako. Hindi ako. Grabing ginawa talaga sa akin pamangkin niya. Kilalang kilala po namin dahil kapitbahay talaga po namin. Talaga po sir siya ang gumawa niyan. Hindi na po kami nagkakamali at talagang may ebidensya kami. Ayon sa pulisya, nagpositibo sa drug test ang suspect. Sinampahan na ng kasong rape with homicide ang suspect. Nagtungo sa tanggapan ng Provincial COMELEC ang ilang abogado para iapila ang manumanong bilangan ng boto sa Pangasinan. Sila rin ang tumatayong kinatawan ng may 21,000 na nalikom na perma ng mabutante na naniniwalang nagkaroon umano ng irregularidad sa eleksyon. Hindi raw sila kumpiyansa sa resulta ng eleksyon. Ang hinihiling natin ay isang manumanong bilangan para malaman natin kung sino pa talaga ang nanalo noong eleksyon. Wala po tayong pinagbebentangan, nanandaya. Naniniwala lang kami may mga irregularidad at may mga dayang nangyari. Ayon kay Attorney Fabia, sinimula nilang lumikom ng perma noong Webes pagkatapos ng proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa provincial level. Galing umano sa Alamino City, Urdaneta City, Lingayen, Bayambang, San Fabian, Binalonan, Rosales, Villases, Umingan at Bugalyon ang mga perma. Nilinaw ng grupo na isa itong People's Initiative. Wala raw silang sinusuportahan ng mga kandidato. Ayon sa COMELEC Pangasinan, hindi ito may tuturing election protest dahil hindi naman kasama sa apela ang mga natalong kandidato. Ito rin umano ang unang beses na nakatanggap sila ng ganitong apela. Wala din yan sa ating Omnibus Election Code. But for us here in the provincial office, wala kaming jurisdiction na i-decide yon apela nila. So all I have to do is to transmit forward this sa higher offices. Makapuso, yan ang latest mula rito sa Bacol City, Negros Occidental. Samantala, sa makapuso natin sa Western Visayas, abangan ang GMA Regional TV Early Edition mamaya pagkatapos ng unang hirit. Ivan? Mayo aga, Western Visayas. Maraming salamat. Adrian Prietos. Pagtataas ng sigil ang PhilHealth sa kontribusyon ng mga miyembro simula sa Hunyo. At dahil retroactive ang babayarang 4% kasama sa sisingilin ang 1% na hindi nasingil mula Enero hanggang Mayo. Naku, dagdag na. pero pag dinagdagan sana, dagdag din yung benepisyo. Wala naman ka nang iintindihin pag ikaw ay nagkasakit. Mm-hmm, talaga mararamdaman mo na ikaw ay may binabayaran dahil eventually, pagka nagkaroon ng pagkakataon kailangan mong gamitin, magagamit mo talaga. Pero pag tinignan mo, yung dagdag umento naman sa sahod mo ngayon ng wage board, baka dumapunta. Mm-hmm, kaya nga. So,
Alamin natin at anong kaya masasabi ng ating Kapuso netizens tungkol dito, Ivan? Aba, mga netizen, allergic sa dagdag singil, kahit ano pa yan eh. Ito, hindi sangayon ang ating masa sa taas singil na yan, gaya na Terry Flores at Aya Menor. Nakakaawa na raw ang mga manggagawang minimum wage lang ang kinikita. Dagdag pa sakit daw ito, lalo pat mataas ang presyo ng mga bilihin. Ang sabi naman ni Donalyn Santos, solusyonan muna ang naging irregularidad umano sa loob ng PhilHealth bago magpatupad ng taas singil. Kawawa raw ang mga nagbabayad kung napupunta lang sa bulsa ng ilang mapagsamantala. Sinigundahan naman yan ni Jimwell Ubongen, huwag na raw sanang taasan ang kontribusyon dahil mahal na ang mga bilihin. Wala na raw matitira sa sweldo ng empleyado. Kaugnay pa rin sa ipatutupad na taas sigil ng PhilHealth, makapanayam natin si PhilHealth Corporate Communications Department Senior Manager, Ray Balenya. Magandang umaga po, Ginoong Balenya. Magandang umaga, Igan, at syempre sa lahat ng taga-subaybay ng unang hearing. Opo. Yun nga yung reaction, no, na nasa boses ng masa, ang pakiramdam eh, dagdag na pasanin ng mga PhilHealth members itong 4% na contribution hike dahil na retroactive pa. So paliwanag po natin, may dagdag bang benepisyo ito para sa kanila? Tama po kayo, Igan, ano? Isinasaad sa batas na dapat sa bawat pagdaragdag, no, o adjustment ng kontribusyon ng miyembro sa PhilHealth ay merong kaukulan yan na additional o pagbuti ng ating pong benepisyo. At yan ay magaganap at yan ay kasama na mangyayari sa pagpapatupad itong premium adjustment na ito, no, from 3% to 4%. Opo. Igan, nais lang nating linawin na ito pong adjustment na ito sa ating social health insurance contributions ay itinadhana po yan ng Universal Healthcare Law. At bilang tagapagpatupad nito, Igan, nananagot ang PhilHealth sa bayan na ito po ay ipatupad natin para sa ikabubuti ng maraming pasyente. Opo, pakipaliwanag din po natin bakit retroactive, no, yung dagdag singil na yan sa kontribusyon. Alam nyo po, sa batas kasi nakalagay, no, for the year 2022, ay dapat tayo po ay magkakaroon ng adjustment from 2 to 4%. At ang atin pong ceiling, mag-a-adjust din po, no, from 70,000 to 80,000. At yan po ay ang nakasaad sa batas at ang PhilHealth ay walang choice, ano, kung hindi ipatupad po natin yan ng taong ito. Ang dahilan naman kung bakit ngayon lamang tayo nakapag-anunsyo ay sapagkat kinailangan nating i-defer ito, Igan, sapagkat gaya po ng mga sentimiento ng mga kababayan natin kanina, kahit kami rin, tiningnan namin yung sitwasyon ng atin pong bayan, no, ngayon. Lahat tayo apektado po talaga ng pandemyang ito. Kaya nga, sa halip na ipatupad po ito, dinefer po natin ito, Igan. Uh-huh. At sa halip, nakipagtulungan tayo sa Kongreso para sa pagpapasa ng isang batas na magbibigay sana ng kapangyarihan kay Presidente na suspindihin anumang premium adjustment meron sa batas ayon sa hinihingi ng sitwasyon. Yun ang dahilan kung bakit dinefer po natin ito. Uh-huh. Tiningnan natin din yung kalagayan nating lahat, na apektado tayo lahat dito. Lamang ay alam naman natin, Higan, isang batas lang din ang maaaring maka-amyenda, no, sa isang batas. At kami humingi rin ng payo sa ating Pangulo at tayo ay pinayuhan, ayan ay nasa batas, kailangan natin niyang sundin. So yung, so, yun, Igan, yung 4% ho, galing din sa batas yun, yung pagkwenta nun? Tama po kayo. No? Ngayong taon ay nakatakda 4% at 80,000 yung ating city. Uh-huh. Hindi pa pwede ikalat daw sa buong taon para hindi ganun kabigat? Yan po kasi ay buwanan, Igan. Ganito, no, ang sistema natin. No? Bagamat yan ay talagang sinimulan pa rin natin ng Enero, ay starting June of this year, yan kasi yung pagsisimula kung saan nakaset na, nakaready na yung ating sistema, maging yung sistema ng mga collecting agents natin na nakaset na at 4% at 80,000 na ceiling. Okay. So ibig sabihin, kung magbabayad nila starting June, automatic na po ang computation. Mm-hmm. Ngayon, dun sa mga nakapagbayad ng mga unang 6 na buwan, no? Unang 5 buwan ng taong ito, ay maaari itong isettle yung differential natin hanggang katapusan naman ng taon. Yun yung Apo. Ating ibinigay naman sa ating mga employer at kababayan. Maaaring isettle po ito hanggang katapusan ng taon.
nang wala pong interest. Okay. Sir Ray, ito nga, no, babanggitin ko uli, yung iba bumabangon pa lang dahil sa epekto ng pandemic, hindi natin inasahan, biglang tumaas ng sobra ang presyo ng petrolyo at mga bilihin. So, kaya pa ba ito ipagpaliban? Kasi pag pinagpaliban naman, ang retroactive nito, ganun din, no, sa Enero din. Well, gaya ng sinabi ko kanina, Egan, ano, kami nga ay nakipagtulungan sa Kongreso at kami patuloy na makikipagtulungan sapagkat alam nyo po, wala kasi sa authority ng PhilHealth na hindi natin ipatupad po ito. Okay. Talagang nananagot tayo sa batas. Ano po? Kaya kung meron pong batas, no, na maipapasa para po sa para po i-address itong bagay nito, Kongreso pa rin. Talaga po, amin po yung susundin, no, willingly. Mm. Okay. Magkano ho ang projected na malilikom dito sa pagtaas ng contribution na ito? Ayon, Igan, alam niyo po kung atin pong itutuloy ito pong 4% na ito at 80,000 per month, eh nakatalaga tayo makakolekta ng kabuuang 205 billion no, sa taong ito. At kung ibabawas natin yung ating pong projected benefit payout sa taong ito na 185 billion, ay meron tayo no, na malaki pa na surplus at yan ay magbibigay ng kumpiyansa sa mga kababayan natin. Magpapatuloy no, yung ating pong mga benepisyo sa pangmatagalan. Okay. Maraming salamat po, PhilHealth Corporate Communications Department Senior Manager Ray Balenya. Plano idaos ni Presumptive Vice President Sara Duterte ang kanyang inaugurasyon sa Davao City sa June 19. Mas maaga ito kaysa sa nakatakda sa konstitusyon na June 30. Ayon kay Duterte, gusto niyang mapaaga ang kanyang oath-taking para makadalo siya sa inaugurasyon naman ni Presumptive President Bongbong Marcos sa June 30. Nais din daw niyang mapasaya ang mga Davaoeño kaya gusto niyang manumpa. Gusto niyang doon manumpa. So the inauguration is gipensel nato, gipensel schedule nato on June 19 in Davao City. The intent is mauna ko og inauguration so that I can attend the inauguration of President Marcos. Pagkatapos ng inaugurasyon, kabilang daw sa mga tututukan ng bagong pangulo ang war on drugs na sinimula ng administrasyong Duterte. Magiging priority din daw ang pagtugon sa COVID-19 pandemic. May unang balita si Chino Gaston. Sa panayam ng DZBB sa tagapagsalita ni Presumptive President Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, tinanong siya kung paano tutuparin ang mga pangako nila noong eleksyon gaya ng bigas na 20 hanggang 30 pesos lang kada kilo. I have to be more careful now. There will be proper time to be answering yung querying ganito pati yung sinasabi nga na gusto niya mangyari sana mapababa rin yung presyo ng kuryente. Sabi ni Rodriguez, ipagpapatuloy daw ng Marcos administration ang pagtugon sa pandemya at ang war on drugs ni Pangulong Duterte kung saan magiging prioridad ang pagsugpo ng source ng droga at pagpapalakas sa proseso ng rehabilitasyon at edukasyon. We will also be asking help from our long-time ally kung ano yung best practices nila. Liban sa ilang formal na pag-uusap, wala pa raw kasunduan sa pagitan ng kanilang kampo at ng Administrasyong Duterte sa gagawing transition sa Hunyo. Samantala, iginiit ni Rodriguez na dalawa pa lang ang kumpirmadong miyembro ng gabinete sa ngayon at puro haka-haka lang ang mga kumakalat na ibang mga pangalan sa social media. Nauna ng pinangalanan ni Marcos sina Presumptive Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary at dating MMDA Chairman Benhur Abalos bilang kalihim ng DILG. We respect the privacy and the right of those people that were mentioned. We have something to announce. Ia-announce ko po yun mismo. Hindi rin naman siya to be pressured into naming names just for the sake of having names to weigh in. Kailangan mong kausapin, kailangan mong ialok at kinakailangan din tanggapin. Sa kanyang social media account, binati at binigyang pugay ni Marcos ang mga atletang Pilipino na kalahok sa Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Sa isa namang press release, sinabi ni Marcos na pabor siya sa pagbibigay ng karagdagang 3,000 pisong allowance para sa mga guro na nag-duty noong eleksyon 2022. Nagpaabot siya ng pasasalamat sa mga ito, pati na sa mga nag-duty mga pulis at militar na katuwang sa pagbabantay ng eleksyon. Iyan ang unang balita. Chino Gaston, buong puso para sa Pilipino.
Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. O mga kapuso, mas napapadalas na po ngayon yung mga pagulan ha, sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalong-lalo na pagdating sa hapon at gabi. Yung ilang lugar, binabaha pa nga kahit wala namang bagyo. Mga thunderstorm na po yung mga kapuso dahil thunderstorm season na kasi tayo, kaya mas mapapadalas na yung mga pagulan na dulot ng thunderstorm, lalo't nalalapit na yung pagtatapos ng tag-init. Inaasahan po natin yung pre-monsoon rains. Yan yung mga pag-ulan na dadalihin ng mga thunderstorm dahil malapit nang pumasok ang tag-ulan o yung pong hanging habagat season. Sa ngayon, frontal system ang umiiral dito sa may extreme northern Luzon. Yan yung Batanes Province at yung mga isla dyan sa may Babuyan Group of Islands. At ngayong araw, may tsansa ng thunderstorm dito sa Metro Manila, lalong-lalo na pagdating sa hapon. Ito, umaga mga kapuso, alas 10, walang kulay, ibig sabihin mababa yung tsansa ng ulan. Pero pagdating na tanghali, hanggang hapon na yan, iba't ibang kulay na yung nasa Metro Manila. Ibig sabihin ito, hanggang katamtamang pagulan yung dilaw, may kulay orange, ilang bahagi pwedeng makaranas ng matitinding pagulan mamayang hapon hanggang sa gabi. E mayroong tsansa ng thunderstorm dito sa Metro Manila. Posible naman ang ulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon ngayong umaga, Northern Luzon, Central Luzon, dyan sa may Mindoro at Palawan, dito sa may Western Visayas, hanggang dyan sa ilang bahagi ng Mindanao. At sa hapon, buong Pilipinas na halos ang may kulay, may mga kulay pula at orange yan yung mga intense thunderstorms na pwedeng magdulot ng mga pagbaha at yung pagguho ng lupa. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Iba-ibang presyo ng bigas sa ilang paleka sa Maynila, may tumaas, meron namang bumaba. Sabi ng Department of Agriculture, plano nilang ibalik ang MFA rice sa merkado para maging abot-kaya ang presyo. Live mula sa Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene! Igan, bumaba yung presyo ng dalawang klase ng bigas sa ilang bigasan dito sa Bloomingtree Market sa Maynila. Pero nagmahal pa rin sa karamihan. Dumadaing tuloy ang mga consumer at nagtatanong kung kailan daw ba titigil ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin linggo-linggo. Tulad sa bigasan ni na Elvira, tumaas na naman ang piso kada kilo ang parehong imported at local na bigas. Kakaunti lang daw kasi ang supply na ibinabagsak sa kanila. Medyo tumaas yung Thai rice natin dahil siguro sa gera sa Ukraine. Yan ang sabi sa amin ng supplier namin. Ngayon sa mga local naman, medyo tumaas din ng konti dahil siguro sa pagtaas din ng krudo sa transportation, mga ganon. Hindi pa rin tuloy bumabalik sa dating sigla ang kanilang benta. Dito naman sa kabilang bigasan, bumaba raw ng 2-3 piso ang presyo kada kilo ng sinandomeng at dinorado. Ayun ang presyo nila. Doon lang kami nakuha. Pero mahal pa rin ang bigas para sa ilang mamimili. Hindi naman pwedeng walang kanin sa hapagkainan, kaya kanya-kanyang diskarte na lang sila. Si Nemia na nagtitinda ng mga lutong ulam, nagtaas na lang ng presyo ng kanin. Isang balot namin, 12 pesos ang isang balot. So tumaas presyo? Tumaas po. Nagdagdag din kami ng puhunan. Hindi na kaya? Hindi na po kaya. Kung sakaling bumaba, di mas maganda po. Plano ngayon ng Department of Agriculture na ibalik ang NFA rice sa merkado. Kung magkakataon, makabibili na uli ng 27 hanggang 29 pesos na kada kilo ng bigas. Yun nga lang, para lang ito sa mga benepisyaryo ng 4 piso, yung mas mahihirap na mga pamilya. Wala namang problema kung anong gusto ng gobyerno, di ba? Susunod naman kami. Kung ano makakabuti sa tao, susunod naman kami. Sabi naman ng mga mamimiling hindi kasama sa mabebentahan ito. Kung ito sana, yung ganito, bumaba siya ng presyo nila, mas gusto kasi ng tao yung kahit hindi masarap yung ulam, basta yung bigas maganda. Igan, bukod dito sa plano na pagbalik ng NFA rice sa merkado, may iba pa raw plano yung Department of Agriculture kagaya na lang ng pag-increase o pagdagdag sa buffer stock ng bansa mula sa kasalukuyang 7 araw, pati na rin yung pagdagdag sa presyo ng palay sa 20 pesos mula sa kasalukuyang 19 pesos per kilo. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino.
Sugatan ng isang person with disability matapos mahagip ng isang motorcycle rider sa Rojas Boulevard sa Maynila kanina madaling araw. Para sa detalye, may Ronda Report si Rod Vega ng Super Radio DZWB. Rod? Hinatahak ng isang lalaking PWD ang gilid ng bahagi ng Rojas Boulevard sa northbound lane sa tapat ng US Embassy sa Maynila nang mabangga siya ng isang rider. Naganap ito bandang alauna kaninang madaling araw. Nakilala ang nasugatan na si Alex Dolores, isang PWD na 65 taong gulang. Ayon sa driver ng motorsiklo na si Joel Binay, nakatingin siya sa traffic light at hindi sinasadyang mahagip ang biktima na naka-wheelchair. Malaking sugat sa ulo ang tinamo ng biktima na agad namang nilapatan ng medical attention ng MMDA Rescue Unit. Para sa unang balita, Rod Vega ng DZWB, buong puso para sa Pilipino. Maraming salamat, Rod Vega ng Super Radio DZWB. Pinagiliwan ng mga nakipiesta ang karera ng talangka sa Liliw, Laguna. Kanya-kanyang kuha ng talangka sa ilog ang mga lumahok sa karera sa Barangay Bayate. Naglatag ng saha ng saging bilang racetrack. At saka sinimulan ang karera. Nakatanggap ng 300 pesos ang first place. 200 at 100 pesos naman ang nag-second at third place. Ayon sa mga opisyal ng barangay, naging bahagi na ito ng kanilang kultura tuwing piyesta ni San Isidro Labrador. Ika ang bisitadong pagre-repack na umani droga sa isang hotel sa Las Piñas. Tatlo ang arestado. Yan ang unang balita ni Bay Bermudez. Sa maliit na kwarto ng isang hotel raw nagre-repack ng umano'y shabu ang tatlong naaresto sa buy-bust operation sa Las Piñas City kagabi. Nakipag-transaction muna ang mga pulis sa isa sa mga suspect sa parking lot ng mismong hotel. Nang makumpirma ang mga target, doon na sumalakay ang mga operatiba. Walang kawala ang mga suspect na sina Jason Domingo at Anjanette Valle. Naaktuhan pa raw bumabatak sa kwarto ang kasabot ng dalawang suspect na si Jesse Matt Valles. Ayon sa pangunahing suspect na si Domingo, isang taga Netherlands ang kanyang source o pinagkukunan ng mga item. Napilitan lang daw siyang magtulak dahil sa hirap ng buhay. Mahirap po makakuha ng trabaho ngayon, ma'am. Hindi po katulad ng dati. Oo. Ano po ba ang trabaho ninyo dati? Sa call center po. Ano yun, natanggal kayo o nag-resign kayo? Natanggal po, ma'am. Nakuha sa kanila ang 22 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 325,000 pesos, ilang drug paraphernalia, pati ng tig-isang plastic ng marijuana at kush o isang high-grade marijuana. Depende po sa magiging transaction, ma'am. Kung magiging cash ho, sasabihin lang sa akin na mag-order ganyan. Tapos ito, sir, bigla na lang po siyang ipinatago sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Ayon sa mga otoridad, palipat-lipat ang mga suspect at modus na nila na mag-check-in sa mga hotel para doon mag-repack at makipag-transaksyon. Dinala na sa Regional Drug Enforcement Unit Detention Cell sa Camp Bagong Diwa, Taguig ang mga na-aresto. Yan ang unang balita sa Las Piñas. May Bermudez, buong puso para sa Pilipino. Nasunog naman ang ibaka ng mga heavy equipment sa Quezon City. Yan ang unang balita ni Nico Wahe. Pasado alas 2 ng madaling araw nang lamunin ng apoy ang warehouse na ito sa Barangay San Bartolome, Quezon City. Isang Chinese company na nagbebenta ng mga heavy equipment ang may-ari ng warehouse. Ayon sa mga tauhan ng warehouse na tumangging humarap sa kamera, nagulat na lang daw sila nang may biglang sumabog sa imbakan ng mga parte ng mga heavy equipment. Katabi lang daw ito ng tinutulugan nilang kwarto. Mabilis daw na umapoy ang imbakan kaya dali-dali silang lumikas. Umabot sa unang alarmang sunog na naapula naman matapos ang isang oras. Dito na tumamba ng mga sunog na parte ng mga heavy equipment. Ang amin lang nito na hindi kakalat dun sa likod kasi ISF yung likod. At saka may basement pa pala to, yun ang buti na agapan naman kaagad. Inalam pa ang sanhi ng apoy at ang halaga ng mga natupok. Yan ang unang balita sa Quezon City. Nico Wahe, buong puso para sa Pilipino. Makakatanggap na ng night shift differential pay ang mga empleyado ng gobyerno. Ito'y matapos pirmahan ni Pangulong Duterte ang Republic Act 11701. Sa ilalim ng bagong batas na yan, may dagdag sahod na hindi lalagpas sa 20% ng hourly basic rate ng empleyado. Makikinabang dito ang mga nagtatrabaho mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan. Mula Division Chief pababa ang sakop ng batas. Kasama rin ang mga empleyado nasa government-owned and controlled corporation.
Hindi naman sakop ng batas sa mga pumapasok mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ngayon din ang mga on-call ng 24 oras gaya ng mga pulis, sundalo at iba pang uniformed personnel. Mahigit 1,000 guro ang nag-overtime noong election 2022 ayon sa Alliance of Concerned Teachers. Sa inisyal na lista ng ACT, 1,036 na electoral board members ang inabot ng 24 oras na duty dahil sa mga palyadong vote counting machines at SD cards. Inaasahan nila mabibigyan sila ng OT pay. Sabi ni COMELEC Commissioner George Garcia, approved in principle na ng NBank ang dagdag bayad para sa mga nag-overtime na guro. Naunan na sinabi ng COMELEC na nasa 20 milyong piso ang ilalaang budget para sa dagdag na honorarya. Bukod sa mga guro, kasama rin ang mga nag-OT na support staff at technicians. Hindi na po pinag-uusapan kung ganong oras, ganong kahaba, basta po nasira and therefore kinakailang alamin muna mabuti. Hindi lang po mga guro natin ang kinakailang mabigyan ng ating dagdag na honorarium kung hindi po pati mga nagsilbi ng mga support staff, yung mga technicians, dyan po sa mga presinto na iyan. Kinakailangan sila po ay pantay-pantay na makatanggap. Bubuksan muli ng LTFRB ang application para sa mga nagnanais sa magkaroon ng TNVS o Transport Vehicle Network System. At live mula sa Quezon City, may unang balita si Nico Wahe. Nico? Ivan, ito nga sa mga gustong mag-apply para maging TNVS, pwede na raw ulit, sabi ng LTFRB. Simula ngayong araw, muling bubuksan ng LTFRB ang schedule ng appointment sa pag-a-apply sa TNVS. Pero 200 lang kada araw ang papayagang mag-apply at dapat ay isang sasakyan lang ang i-a-apply ng may-ari. 7,870 ang slots na bubuksan ng LTFRB, 7,000 ang sa NCR habang 220 sa Region 3, 500 sa Region 5 at 150 naman sa Region 6. Para makapag-apply at makakuha ng slot ang mga nasa NCR, abangan ang ilalabas na link ng LTFRB sa kanilang Facebook page at website para makapag-register. Kailangan mag-register online sa system ng LTFRB na may kumpletong detalye at impormasyon ng aplikante. Ang mga aplikante na pasok sa registration ay mabibigyan ng reference number o confirmation email kalakip ng nais na oras at petsa ng pag-file. Sa mga regional office naman, kailangan pumunta ng personal ng mismong aplikante para makapag-apply. First come, first serve basis ang pag-apply. Para sa mga kumpletong detalye at mga requirements, maaaring bisitahin ng website at Facebook page ng LTFRB. Hanggang June 17, 2022 bukas ang pag-schedule ng appointment. Ivan, sa mga gusto nga mag-register at gusto makapag-book ng appointment, pumunta lang dito sa website ng LTFRB. Ito yung cpc-ltfrb.com.ph. Uulitin ko lang, cpc-ltfrb.com.ph. Live mula rito sa Quezon City, ako si Nico Wahe, buong puso para sa Pilipino. Update tayo sa COVID-19 vaccination sa bansa. Bate sa datos ng Department of Health kahapon, nasa mahigit 68 million na ang naturukan ng first at second dose, habang nasa mahigit 13.6 million naman ang naturukan ng booster. Mula May 9 hanggang 15, may naitalang 1,118 na mga bagong kaso ng COVID-19, habang 16 ang naitalang nasawi. Nasa 2,688 naman ang active COVID-19 cases. Sinimula na ang Special Vaccination Day sa Maguindanao kahapon. Layo nitong mapataas ang vaccination rate contra COVID-19 sa naturang lalawigan. Sa datos ng Integrated Provincial Health Office, as of May 13, 29% lang nakabuo ang populasyon o katumbas ng 322,433 ang fully vaccinated sa Maguindanao. Dapat maabot ang 80% na vaccination rate na itinakda ng World Health Organization para makamit ang herd immunity sa rehiyon. Bilang insentibo, binigyan ng LGU ng tig sa 10 kilong bigas ang mga nagpabakuna. Nagpahayag na ng suporta ang ilang grupo sa Kamara kay Majority Leader Martin Romualdez para maging susunod na House Speaker. Yan ang unang balita ni Sandra Ginaldo. Sa July ng taong ito, magbubukas ang 19th Congress at ngayon pa lang, meron ng matunog na pangalan para sa pagiging Speaker, si later Representative at Majority Leader Martin Romualdez. Si Romualdez ang presidente ng Partidong Lakas CMD na kinabibilangan ni Presumptive Vice President Sara Duterte.
pinsan din siya ni presumptive President Ferdinand Marcos Jr. Bukod pa dyan, nagpahayag na ng suporta sa kanya ang mga partidong PDP Laban, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at Hugpong ng Pagbabago. Pati si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sumuporta kay Romualdez. Si Romualdez nagpasalamat sa mga sumusuporta sa kanya. Si Albay Congressman Edsel Lagman ng Liberal Party, bagamat nasa hanay ng oposisyon, naniniwalang may sapat na numero na si Romualdez para maupo bilang speaker. Sa palagay ko, tuloy-tuloy na yan, palagay ko dun sa minority, huwag nang lumaban sapagkat kitang-kita na ang overwhelming numbers ng majority. Ang kailangan gawin ng minorya ay magpulong at piliin nila kung sino ang leader ng minority. Pero apila niya sa mayorya sa Kamara, hayaan silang mga nasa minority na pumili ng sarili nilang leader. Sa ilang naon ng Kongreso daw kasi, may basbas ng mayorya ang nagiging minority leader. Welcome yung panawagan ni Presumptive Speaker Martin Romualdez ng unity ang kailangan. Pero ito unity, hindi unity ng silensyong sementeryo na yung minority members ay decimated. Importante sa isang demokrasya na merong tunay, genuine, at credible na minority. Yan ang unang balita. Sandra Aguinaldo, Buong Puso para sa Pilipino. Palalayain na sa susunod na buwan ang dalawang executive ng Farmily Pharmaceutical Corporation. Ayon kay Senate President Tito Soto, sa June 3, nakatakdang palayain sina Lincoln Ong at Mohit Dargani na kasalukuyang nakapiit sa Pasay City Jail. Nakulong sila matapos ma-contempt sa gitna ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa paggamit ng gobyerno sa pondo ng COVID response. Pinayagan na ulit ang paglangoy at water activities sa Boracay. Kinumpirma yan ng Malay Tourism Office. Pansamantala itong ipinagbawal noong weekend dahil sa mga naglipa ng dikya. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, delikado ang mga ito dahil maaaring magdulot ng skin irritation. Nitong Linggo, unti-unting nawala mga dikya sa tabing dagat, kaya naman ligtas na raw ulit maligo sa dagat. Isang sugatang dolphin ang niligtas sa baybayin ng Pasukin, Ilocos Norte. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakitang nanghihina ang dolphin sa tabing dagat. Posibleng tumama raw ito sa matulis na bagay. Ginabot ang dolphin at ibinalik sa dagat. Paalala ng mga otoridad, kapag nakakita ng endangered species sa tabing dagat, ay ipagbigay alam kaagad sa kanila para masagip. May panibagong bawas sigil sa mga produktong petrolyo ngayong araw. 3 pesos at 10 centavos ang rollback sa kada lito ng diesel ng Caltex Petron Shell, Phoenix Petroleum Philippines at Flying V. Bagayang Sea Oil, Petrogas, PTT Philippines at Clean Fuel. May kaltas din na 40 centavos sa kada lito ng gasolina. 2 pesos at 10 centavos naman ang bawas presyo sa kada lito ng kerosene ng Caltex Petron Shell, Flying V at Sea Oil. Ito na ang ika-6 na oil price rollback ngayong taon. Umusok sa loob ng isang eroplano ng Philippine Airlines na papuntang Dumaguete. Ayon kay PAL spokesperson Shelo Villaluna, dulot ito ng technical problem matapos mag-takeoff ng flight PR2543. Bumalik sa Maynila ang eroplano para sa precautionary landing. Ligtas namang nakababa ang 82 pasahero at 4 na crew. Inilipat ang eroplano ang mga pasaherong pa Dumaguete. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, namangha ang mga stargazer sa ibang bansa dahil sa nasaksihan nilang total lunar eclipse. Nangyayari po ang total lunar eclipse kapag nakahilera yung araw, yung ating Earth at Moon na kung saan natatakpan yung pinakamadilim na anino ng mundo, ang buwan, habang ito yung umiikot, mga kapuso. Pero imbis na maging dark o madilim, nagkukulay pula po yung buwan, kaya tinatawag itong blood moon. Nakita ang pambihirang lunar eclipse sa ilang bahagi ng Amerika, Antarctica, Europe, Africa at dito sa Asia Pacific. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Hindi matutuloy ang muli sanang pagbubukas sa publiko ng Dolomite Sand Beach sa Maynila sa Biyernes. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, kailangan iurong ang pagbubukas ng hanggang 2 linggo dahil may mga tatapusin pang infrastruktura. Maglilinis at mag-aayos din daw malapit sa U.S. Embassy.
kailangan din munang matiyak ang kalinisan at kaligtasan ng tubig sa Manila Bay. Sa June 3, ang target reopening nito. Formal nang inilunsad ng Commission on Higher Education ang kanilang CHED Sports Day. Layunin ng programa na maimbitahan ang lahat ng estudyante na lumahok sa health and wellness activities ng komisyon at maisulong ang sports education values sa mga student-athlete, coach at sports institution. 17 higher education institutions ang lalahok sa 7 sports na susukat, hindi lang sa pisikal na galing kundi pati sa talino at husay sa estratehiya ng mga manlalaro. Nabilang sa mga paglalabanan ang volleyball, basketball, beach volleyball, cycling, chess, obstacle course racing at e-sports. Kapapasok lang na balita, niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang Indonesia. Nangyari yan kaninang bagong mag-alas 3 sa umaga ayon sa United States Geological Survey. Naitala ang sentro ng lindol sa Bengkulu. Walang naiulat na nasaktan o napinsala dahil sa lindol. Wala namang nakataas din na tsunami warning dito sa Pilipinas ayon sa FIVOX. Tinanggi ni Chris Aquino ang mga kumakalat sa social media na nag-agaw buhay siya sa ospital. Yung chismis na na-confine ako, na nasa ICU, na nag-aagaw buhay. I'm not yet dead. Okay, so I'm going to fight to stay alive. Sinabi yan ng Queen of All Media sa isang video na pinost niya sa kanyang Instagram account. Sabi ni Chris, may 3 klase siya ng autoimmune disease at ipagpapatuloy daw niya ang pagpapagamot sa Amerika. Hiniling niya sa mga basher na tigilan na ang negative comments para sa kapakanan ng kanyang 2 anak. Get well soon, Chris. May bagong record-breaking achievement ang K-pop giant na BTS. Nalagpasan nila ang 17-year record ng Destiny's Child sa Billboard Music Awards. Nanalo ang global superstar sa 3 kategorya. Yan ang top duo or group, top song sales artist, at top selling song para sa Butter. Sa kabuuan, may 12 Billboard Music Awards ang nakuha ang BTS at 11 naman ang sa Destiny's Child. Big winner din ang PhilAm na si Olivia Rodrigo with 7 awards. Kabilang dyan ang top new artist at top female artist. 4 na award naman para kay Taylor Swift kasama ang top Billboard 200 artist. Si Ed Sheeran ang top Billboard Global Artist at top male artist naman ang rapper na si Drake. Wagi rin si Doja Cat bilang top R&B artist at nakuha ang best R&B album. Top female rap artist naman si Megan Thee Stallion. Top rock artist naman ang bandang Glass Animals. May special appearance din ang music legend na si Janet Jackson. Siya nag-present ng Billboard Icon Award para sa Queen of Hip-Hop Soul na si Mary J. Blige. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.